Isang mapagpalang araw ho sa ating lahat. Muli ho, ako si Atty. Libayan ng BATASnatin.com. At ngayong araw ho, viral na ho yung isang conversation between dalawang viral internet personalities ngayon. And they were discussing about mass testing. Ang comment ko lang ho dito, it's okay to be ignorant. Bago ko sabihin kung ano yung take ko dito, panoorin ho muna natin yung video. We just want to ignite something inside of these people for them to do their research, to do their responsibility as human beings, to not rely on the just government, to not rely on other people, but to rely on what they believe and what they studied. My question is, bakit ka magma-mass testing if ever sasabihin mong itong vaccine na to is 100% tawag nito? 100% na gagana. Bakit may ma-mass testing? Right? So, ibig sabihin, yung mass testing, kawawa yun. Kayo yung ano, kung sino yung kasama dun sa mass testing na yun, good luck kung anong klaseng reaction yung gagawin ng vaccine sa katawan mo kung kabilang ka dun sa mass testing. Bro, speaking of, pupunta ako ng studio bukas, magkukoryo ako, di ba? May mass testing na magaganap daw sa amin. Oh my God. So, ano, tinanong ko lang si Mrs. Bro, Bud, ano ibig sabihin nun magma-mass testing daw kami bukas? Kasi mag-shoot kami ng dance commercial, di ba? Mm-hmm. Alam ko na yung normal information, guys, eh. So, sabi ko, walang masama na, yun yung alam natin. Para sa akin, kulang. Kasi I want to be more. I want to live better. I want to have a great life. I want to have a great life para sa mga anak namin, sa mga magiging anak nyo. Yep. Di ba? Hindi yung sakto lang. Hindi tayo binuhay ni God para mamuhay na sakto lang. We just want to ignite something inside of these people for them to do their research, to do their responsibility as human beings, to not rely on the just government, to not rely on other people, but to rely on what they believe and what they studied. My question is, bakit ka magma-mass testing if ever sasabihin mong itong vaccine na to is 100% tawag nito? 100% na gagana. Bakit may ma-mass testing? Right? So, ibig sabihin, yung mass testing, kawawa yun. Kayo yung ano, kung sino yung kasama dun sa mass testing na yun, good luck kung anong klaseng reaction yung gagawin ng vaccine sa katawan mo kung kabilang ka dun sa ma-mass testing. Bro, speaking of, pupunta ako ng studio bukas, magkukoryo ako, di ba? May mass testing na magaganap daw sa amin. Oh my God. So, ano, tinanong ko lang si Mrs. Bro, Bud, ano ibig sabihin nun magma-mass testing daw kami bukas? Kasi mag-shoot kami ng dance commercial, di ba? So, ano yung alam mo sa mass testing na yun, Loon? Nabahago ka magpunta dun? I just don't know. I just don't know. It's like, gagana ba tong bagay na to sa ganitong ano? Di ba? I don't know kung ano yung gagamitin nila sa mass testing, pero this, kung ano may papainom nila, kung ano may papagawa nila, it's a trial and error. That's why it's mass testing. Kaya kawawa yung mag-i-intake, kawawa yung mag-undergo nun, because it's not 100% proven. So in short, hindi ko dapat i-take yun kung ganun. It shouldn't be mandatory. It should be encouraged. Depende na sa'yo kung gusto mong i-test yung sarili mo or gusto mong paniwalaan yung ano nila. Diba? But for me, why would you test me? I'm a human being. I will react kung ano yung papainom mo sa akin. Paano pag yung papainom mo sa akin magre-react ng medyo malala yung katawan ko? So I'm dead. That's crazy. Diba? So di ako naniniwala sa mass testing na yun. Kaya kumbaga, you don't test people. Ito na nga bro. The fact na nag-usap tayo tungkol sa mga ganito, makakatulong siya sa akin. Kasi kainan may nag-text sa akin. 9:30, may mass testing. Ganon. So, napaisip talaga ako, tinext ko agad si Mrs. Bro. Sabi ko, Bud, ano ibig sabihin ng mass testing? Parang, doon pala napakustan. Sorry, baka misinterpret tayo ng tawa. Hindi ko sinasabing huwag sila mag-mass testing. Kayo bahala doon. Ito lang yung point of view ko. On that. Or should I say rapid testing or mass testing? Yun yung naririnig ko dyan eh. Oh, iba yon sa magpapa-COVID test ka. Mm-hmm. Iba ba yon? Those are just iba-iba lang yung pangalan, but it's just mass testing, rapid testing, COVID testing. Diba? Iisa lang yun eh. They just want to prove if it's gonna work or not. Yeah, I'm not taking that shit, man.
Bukas umaga na yun, putik, di ba? Nakakatakot, di ba, Koy? Nakakatakot eh. O paano pag uwi mo ngayon, biglang reactant pala yung na-take mo. So paano pag ano, paano pag may ininom ka na baso and then your kids or si Unong iinom ng the same baso and then affected na lahat? And we don't know. It's okay na maging meticuloso tayo sa kung anong ini-intake natin nowadays because we're really vulnerable of these things. Lalo na pag wala tayong alam. Coming back to that mass testing. What or yung swab testing? 'Di ba galing yun sa ibang bansa? Galing sa ibang bansa yung mga ganun. O what if yung swab na yun, bago pa nilagay yun, bago pa tinest sa ano mo, bago pa tinest sa sistema mo, meron na palang ano doon, meron na palang pampapositive yun. So, di ba, parang they're just creating something para i-prove na kailangan ng magka-vaccine. Kumbaga planado. Kumbaga, bago siya ilagay sa ano mo, bibig mo, kahit wala ka naman talagang virus, pero what if meron na talaga yun? So, DJ Loonyo, ikaw ba pinopromote mo ngayon? Dapat anti-vaccine ka, ganun, or ano ba? Hindi naman. Ako, again, bago ko ipapasok, even for my family, yes. Diba? May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Okay? Yes. Kung ano nanonood ngayon, it's up to you. I'm just, you know, saying on my part na if ever magkakaroon ng vaccine, I will not take it not unless alam ko yung mga substance na nandun sa vaccine na yun. It's like very transparent to the public and all. Or bro, kung ano man yung waste na. Alam mo nga bro, yung mga ingredients no nakasulat sa likuran mismo ng vaccine na yon, yung box niya. Nakasulat na may mga parang poison, may mga aluminum, mga ganon. Which is very ironic, man. Ironic talaga. Even sa tubig natin ngayon, ko, like what we drink outside, alam mo yun, they are lead inside the water, which is, alam mo yun, it blocks something in our head that makes us dumb and stupid. So let's be really, really, alam mo, really, really responsible for what we put inside. Ngayon ho, napanood na natin yung video. Tulad ng sinabi ko nung umpisa, okay lang ho maging ignorante. Ano po? It's okay to be ignorant. What's not okay is to stay ignorant. Maayos ho, okay ho, natanggapin natin na ignorante tayo. Pero dapat hindi tayo manatiling ignorante. We have to inform ourselves. Kaya ho, nung napanood ko yung video ito, naisip ko ho yung ating advocacy sa BATASnatin.com na ipalaganap ang kaalaman sa batas. Alam nyo ho, yung mass testing na yan, hindi ho siya technical na bagay. Ano po? Isipin nyo na lang ho yung mga batas natin na mga technical na bagay. Mas lalo ho itong mamimisinterpret ng tao, ano po, lalo na yung mga tao na walang kaalaman talaga sa batas. Yung mass testing na yan ho, marami hong variations ng definition yan na linalabas ng iba't ibang panig. Pero yun hong definition o yung pagkakaintindi ng mga tao sa video, ano po, malayong malayo ho talaga doon sa actual o doon sa sinasabi nilang definition. Ngayon ho, masisisi ho ba natin yung mga tao doon sa video na yon? Hindi naman ho sa tingin ko. Alam niyo kung bakit? Sa lahat, sabi nila may silver lining ho. May magandang naidulot din ho yung video na ito. Ano ho yun? Marami ng tao ngayon ang nagsasaliksik kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng mass testing. In a way, dahil sa video na yon, nai-educate sila. Dahil sa video na yon, nalaman nila na marami pa ring misinformation na lumalabas tungkol sa mga nangyayari sa paligid natin. So ano ang lesson o ano ang aral na makukuha natin sa video na ito? Dapat, yung mga pinagkukuhanan natin ng impormasyon, siguraduhin natin tama. Siguraduhin natin na katiwa-tiwala, siguraduhin natin na marunong o kaya mga experts yung mga kinukuhanan natin ng impormasyon. Ngayon, kahit expert o marunong na yung tao kung saan natin kinuha yung impormasyon na yon, karapat-dapat din na kumuha tayo ng second, third, or fourth opinion kung kaya natin. Ano po? Alam nyo ho, kung magpapa-doktor nga kayo, expert na yung mga yun. Ano po? Kukuha pa kayo ng first, second, and third opinion. Pagpupunta kayo sa abogado, usually ho, hindi kayo kontento sa isang abogado. Kukuha pa kayo ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Diba ho? Depende hanggang makontento na kayo dun sa impormasyon na gusto nyo. Ganun din po sana tayo sa internet. Kapag nandun ho tayo, hindi porke sikat,
ano po, hindi porke maraming naniniwala, totoo na ito. Ang importante, tulad ng sinabi ko ho, tanggapin natin na tayo ignorante at aminin natin sa sarili natin na kailangan nating matuto. Lahat ho tayo, ako po mismo, tulad ng sinasabi ko lagi sa aking free legal advice, hindi po ako perfecto at hindi ko po alam lahat. Pero, natututo rin ho ako. Hindi ko ho ginawa ito para mambash. Ginawa ko ho ito para ipakita yung silver lining o yung magandang na idudulot ng mga pagkakamali. Dahil, yung magpalaganap ng edukasyon at kaalaman, yun ho ang ating advokasya at yun ang ating sinusulong dito sa batas natin at sa ating free legal advice. Sana po huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe. Huwag niyo rin hong kalimutan na araw-araw ho, meron po tayong free legal advice sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at paalam.